Buhugatin muli ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Ito ang nakikita niyang paraan para kumalma ang sitwasyon ngayong tumataas ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Opisyal nang binuksan ang 42nd ASEAN Summit sa Indonesia ngayong Miyerkules. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos at ASEAN Summit Chairman na si Indonesian President Joko Widodo. Nagkaroon muna ng traditional family photo session ang mga member states. Sa plenary session, binigyan din agad na kailangan ng pagkakaisa para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Bagay na isa sa layunin ng isusulong ni PBBM na pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. I'll bring it up again because when we talk about the issues in the West Philippine Sea, South China Sea, hindi magkakalma yan hanggang meron na tayong Code of Conduct. Kasi may Code of Conduct, lahat pa sa susunod lahat. And that makes things clearer. Possibility na magkamali na kasi maliwanag dapat ang usapan. Bagamat hiwalay sa ASEAN Summit ang negosasyon para sa Code of Conduct, maaari naman daw mapag-usapan ng ASEAN leaders ang mga kinahaharap na problema kaya nauudlot ang pagbalangkas nito. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na wala siyang itinagdang deadline kung kailan dapat maisapinal ang dokumento. Iba-ibang bansa yan and everyone has a different agenda. But if we talk about it with a common thought in mind, I think we'll get there. But I hope sooner rather than later because the tensions are increasing. Pero aminado ang chief executive na kailangan na ito sa lalong madaling panahon. Pagbalik sa bansa, tututukan naman daw ng Pangulo kasama ang Foreign Affairs Department at PCG ang proposal ng China. Partikular dito ang agreement sa fishing ground sa South China Sea. Pero habang nasa Indonesia at may pagkakataon, ay babanggitin at magbabaka sakali raw siyang mabago ang desisyon ng Indonesian government sa kaso ng Pinay sa death row na si Mary Jane Veloso. Hindi naman daw tumigil ang pamahalaan na iapil ang kaso ni Veloso na 13 taon ang nakakulong sa Indonesia matapos mahulihan ng illegal na droga sa maleta noong 2010. Well, ganun pa rin. We haven't really stopped. Ganito, this is the impasse, okay? The impasse is that we continue to ask for a commutation or even a pardon or just an extradition back to the Philippines. And with that is constantly there. Mobile journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.